Diba, sinabi ko sa'yo na hindi ka na pwede makipag-usap sa Yaya Helen mo. Kala ko ba nagkakaintindihan na tayo? Siya ang umahad lang para mabuo yung pamilya natin. Inagaw niya yung daddy mo sa'kin. Hindi ka ba naawa sa mami mo? Pero mami, mabait naman po si Yaya Helen eh. Sabi niya nga po sa'kin, hindi niya na-love si daddy. At iniwala ka naman. Sinungaling siya niya. Liar siya. Anak, alam ko naligito ka na. At alam ko na mahal mo pa rin yung Yaya Helen mo. Pero sino bang paniniwalaan mo? Yung yaya mo o yung mami mo? Gwyneth, sandali. Kumusta na yan? Well, mukhang nawin ulit ni Helen yung heart ninyo. Wala akong magagawa. Matagal yung pinagsamahan nila at we have this special bond. Huwag kang mag-alala. Malapit na naman. Patalsik yun sa Helen ba? Pero kailangan niya lang mag-goodbye sa mga bata. Kaya handa mo ang sarili mo, ha? This time, kailangan magaling ang acting mo. Kasi hindi pa masyadong convincing ba ang dating mo eh. Ma, hindi ko alam kung anong kailangan ko pang gawin. Bakit makasabihin ka ng chance yun eh? Ay naku, wala na akong magawa. Si El na ang nakialam. Basta, lumaban ka na lang sa acting. Eh sigurado naman na mas maganda ang angle mo. Kaya dapat na mag-shine ka, ha? Gusto mo siguraduhin mo ako mag-shine dito, ha? Kasi iba talaga yung bonding nilang dalawa. Ay, huwag kang mag-alala. Mayroon akong bright idea. Halika, halika. Sandali lang, ha? Ninyo, sandali. El, maraming salamat sa pagpayag mo, ha? Hindi mo naman kailangan magpasalamat, eh. At lalo huwag mo isipin na ginawa kita ng pabor. Ginawa ko lang kung ano makakabuti para sa show. Alam mo? Bilib ako sa'yo. In fairness, na-feel ko na dihamak na mas may malasakit ka sa bata kaysa kay Gwyneth at Tita Cecil. Sa to lang, sa ngayon, no, kung akong papipiliin mo, gusto ko kayo na lang ni Ninyong matira dito sa show, eh. Hindi naman kami mga artista. Alam ko. Kaya nga naaawa ako sa inyo, eh. At ang mga tulad nyo ang dahilan kung bakit minsan, nainis ako sa sarili ko. Bakit naman? Kasi nagigilty ako, eh. Kapag buhay ng mga mababait na tao na-exploit ko. Kaya ikaw, Helen, pagkatapos mo magpaalam, huwag ka nang babalik dito, ha? Panoorin mo na lang sa TV si Ninyo. Alam mo, El, alam ko na mabuti ang puso mo. Kaya kung pwede lang sana, huwag niyo nang idamay si Ninyo sa gulong to. Kung maaari nga, eh, igil niyo na lang to. Huwag niyo nang isama yung bata. Bago pa tuluyang masira ang buhay niya. Helen, I'm so sorry. Pero hindi ako nagde-desisyon sa mga bagay na yan. Ikaw lang kaya kong i-release sa project na to. Si Ninyo, hawak siya ng nanay niya. Okay! Ready na sila sa loob. Okay. Sige, magmo-monitor na rin ako sa loob. Kakailangan niyo bang kunan to? Eh, Helen, kasi goodbye mo to. Kailangan. By the way, alam mo na ba kung ano sasabihin mo? Ay, hindi mo na kailangan isipin yun, Helen. Sinulat ko na yung sasabihin mo. Ginawan mo ng script? Ay, syempre naman. Pag-aagawan pa ng exam na si Gwyneth eh. Oh, ikaw, kung gusto mo na mag-rate ang show mo, o oh, ayan, sundan mo yan. At ikaw, kung gusto mo na mayakap at makita si Ninyo, bago ka tuluyang umalis, sundan mo naman ito. Oh, hindi ba? Magaling ako magsulat, ha?
umalis ka pa ba? Sorry na. Huwag ka na umalis. Ninyo kasi... ayoko na dito eh. Nahihirapan na akong alagaan ka. Tsaka hindi na ako masaya. Hindi ka ba masaya kasama ako? Masaya lang ako kapag kasama ko yung daddy mo. Isa lang naman yung dahilan kaya ako pumasok dito eh. Sinasabi ko lang ata. To think na tinanggap kita dito para sa anak ko. Tapos yun pala yung tatay niya yung gusto mo. Anak, I'm so sorry. Matagal na ako may pakiramdam na ginagamit ka niya. Sana hindi ko na lang siya tinanggap dito. Sorry, Ninyo. Sorry. Umayo ka. Umalis ka na dito. Niloko mo kami, at higit sa lahat, niloko mo anak. Umalis ka na!